Ayun na nga, naging Jawhead core tayo. Pagpasensya nyo na kasi hindi talaga ako marunong mag-core. Pero pagdating dito sa game na to, kinuha ko na lang yung Ice Retribution. Kasi pangpabagal ng galaw ng kalaban yon. Naisip ko mas maraming times silang tatamaan ng skill 1 natin. Ngayon, after kunin yung blue buff, kailangan i-contest kagad natin yung Little Wanderer. Sayang talaga yon pag hindi natin nakuha. At ayun na nga, kinuha na natin yung red buff natin. Tapos nag-knockout tayo ng jungle creep ng kalaban. Pero dito makikita nyo na nahuli tayo ng mga kalaban natin. Yun nga lang, sinundan pa tayo ng Selena. Di niya alam, medyo malakas na rin yung bawas natin dahil level 4 na tayo at saka may retribution tayo. From here, itutuloy ko lang yung pagpa-farm para naman tumaas pa yung gold natin. Pero mas maganda sana kung nag-stick na ako kung nasaan yung turtle. Dun kasi yung pinaka-major objective natin ngayon. So bago kunin yung blue buff, pumunta na ulit ako sa turtle kasi gaya nga ng sabi ko, yun yung priority natin. So ito, habang kinukuha yung turtle, magagank yung mid lane natin, yung Chang'e. Pero mataas pa rin yung buhay ng turtle kaya dito iniisip ko kung igogo ko pa ba to o hindi. Pero syempre dahil may retribution tayo tsaka sakto naman na Jawhead, mataas yung damage, sinugal ko na lang. Buti na lang nag-pay off at sa part ng laro na to makikita natin na yung Hanabi natin kinukuha yung blue. Habang yung Hayabusa, inaatake na yung top. Nako, naloko na talaga. Siyempre, sabi ko nga, hindi ako marunong mag-core. Kaya ito, ang nasa utak ko na lang, imbis na kunin yung blue, mag-roam at try na i-pressure o i-defend pa yung top lane natin. Nagkaroon pa nga ng engagement. Akala ko mapapatay namin yung Kufra pero naultihan kami. Tapos nakaresponde pa yung Eudora ng kalaban. So kailangan na talaga naming magback kasi wala na rin yung Hanabi namin. So sa part ng game na to, napaisip ako kung magpaback ba ako sa jungle o kukunin ko na lang tong creeps ng kalaban sa top. Sayang naman kasi kung sakaling hindi ko kukunin. Yun nga lang, na-ambush pa tayo. Buti na lang sinuwerte tayo at nakatakas tayo. Dahil kare-reset ko lang ng HP ko, pwede na akong maghanap kung saan ulit ako pupunta. Syempre, priority ko na ang top kasi may clash na nangyayari doon. Namatay ulit yung Hanabi natin sa clash at saka namatay din yung Beleric. Pero nakita ko low HP yung Kufra kaya sinubukong kong kunin kaso nag-fail ako doon. So kuha na lang ulit tayo ng coating farm pero ang importante nasa top tayo dahil nandito ulit yung turtle. Good job naman sa Chang'e na tinulungan tayo na kunin yung turtle. Napaka-importante nun pag may naglalaro na core para sa inyo, tutulungan natin na kunin yung turtle. Kung tayo man yung nasa mid o kaya yung pinakamalapit na side kung nasaan yung turtle. Dito naman nakita ko na lumabas yung mga HP globe kapag napapatay yung mga buff. Kaya yun na, naisip ko na baka bawas-bawas yung kalaban natin na nandun. Buti na lang tama tayo. Plus, buti na lang, sakto na nandito yung creeps ng kalaban. Pwede nating i-cut yung lane. Ayun nga lang, nandun yung Kufra. Buti na lang na itapon natin. At saka nakagamit tayo ng first skill habang nakapag-root yung Beleric natin. Okay na sana. Kaso sa part na to, nagkamali ako ng ginawa. Imbis na i-focus yung Selena, dun pa ako sa Kufra nag-focus. Wala tuloy kaming na-down sa kalaban. Isa sa mga naging part ng ginawa ko sa larong to bilang isang baguhang jungler o baguhang core is nasa isip ko lang na nakaawan ng as much as jungle camp yung kalaban. Sa part na to, nag-aantay pa rin ako ng tamang timing para makuha sana yung turtle. Inaantay ko kasi na lumabas yung mga kalaban sa mapa. Dahil nasa mid lane yung huling pakita ng mapa ng kalaban at nandito na si Hanabi, pwede na akong mag-check ulit dito sa turtle.
Sakto naman, nandun na nga si Kufra, gaya ng sinabi natin, malapit nang sila sa mid. Pero namang gagawin ko ngayon ay isang bagay na wag niyong gagawin. Huwag tayong susugod sa Eudora sa ilalim ng tore. Kung patas ang laban at pareho kami ng gamit o kaya level, sigurado patay ako dun. Dahil tayo nga yung core ngayon, hindi ko na ni-risk na mag-go pa habang nakikipaglaban yung Beleric. Nasa atin kasi yung retribution, so baka pag namatay tayo, free na ang turtle para sa mga kalaban. Luminalas tayo at napatay pa yung Hanabi. Yun nga lang, kailangan ko talagang i-check yung turtle. Pero imbis na dumaan dito, nakita ko na may Kufra doon, so kailangan kong umikot. From here, unti-unti na tayong nawawalan ng oras para ma-check yung turtle. Buti na lang, 9 minutes na pala at naging lord na siya. So medyo mas mahirap na siyang kunin nang hindi organized yung mga kalaban. So, eto na naman tayo. Mahilig lang tayo manggulo sa camp ng kalaban. Nakita natin na up yung red nila, kaya hindi natin bibigay ito ng basta-basta sa kanila. So hindi pa rin tayo aalis, pero this time syempre hindi na yung red ang kukulitin natin. Kahit kunin na muna natin itong mga maliliit na tips. Hanggang sa Eudora, biglang pumasok na nga. Naultihan pa natin at naitapon. Kaya, mamamatay siya. Yun, na-routine yung Selena. Ahabulin siya ng Beleric. Siyempre, ako naman, hindi ako magre-risk basta-basta this time. Kasi up yung Lord sa part ng mapa na to. Pero dahil down yung dalawang kalaban, pwede na akong magtuloy sa pagnakaw ng mga farm nila. At ayun na nga, nagtapon na naman ng supply ang Jawhead ng Pinas. Sa part ng laro na to, makikita natin na sinubukan namin mag-lord. Yun nga lang, hindi ito yung pinakamagandang timing kasi mabubuhay pa lang yung pakito. So malayo yung panggagalingan niya. At dahil dun nga, mapipick off yung Chang'e namin dahil nagkaroon ng malakas na stun galing sa Eudora. Pero syempre, naultihan natin yung Dora kaya bigla natin siyang nabawian. Dito, inaantay ko na makuha ko yung second skill cooldown. Yun kasi yung magbibigay ng shield sa atin. Ayokong i-risk na mawala yung retribution sa team natin. Yun nga lang, medyo kabado tayo sa retry. Hindi natin nagamit ng tama yung timing ng retry. Isa na rin siguro dun yung pagiging hindi sanay sa pagiging core. So, sorry na lang talaga. Pero sana mas maaga nating nagamit yung retry dun. Buti na lang, swerte tayo sa kakampi. Buhat na buhat tayo, di ba? Appear. Ito na nga ulit, back to the ball game. Nakaw-nakaw ulit tayo ng buff sa kalaban, lalo na kapag meron tayong chance. Titignan natin dito, ginawa pa nga tayo ng Kufra. Medyo makunat na yung Kufra kung tutusin, pero pumasok yung Hanabusa, kaya inultihan ko na lang. Yun nga lang, marami pa rin yung kalaban na nandito. Buti na lang dumating si Chang'e para tulungan tayo, pero hindi pa rin pala sapat yun, namatay tuloy tayo kasama si Pakito. So yun na nga, sorry naman, nasayang yung Lord dahil sa pagkamatay ko.
Pero dito, susubukan nating bumawi sa mga kakampi natin. Merong Selena, napakalat-kalat. Susubukan kong itapon yan. Yun nga lang, medyo sorry ulit dahil mali yata yung pindot natin. Pero the show must go on. Kaya ito, makikipag-clash pa rin tayo. Yun, namatay yung Bileric natin. Tapos takbo-takbo muna tayo. Wala naman tayong matatapon eh. Kaya ito, antay lang ng tamang timing ulit. Ayan na, Mayodora. Tapos nag-ulti na nga yung Chang'e. Pero dito, tatakbo tayo sa bot lane. Kasi dito sa bot lane may mga creeps. Susubukan nating bawas-bawasan naman yung Tore. Kaso ubos na ulit yung creeps. Kaya ito, tambay ulit tayo sa bukana ng base ng kalaban. Medyo mali na yata na nandito kami. So kailangan na mag-back kasi antagal na ng cooldown. So pag nagkamali pa tayo dito, baka makamback pa tayo. Pero gusto pa rin mag-go ng Chang'e. Kaya medyo protektahan pa rin natin. So ayun, nandun pa rin tayo, gusto nating magnakaw ng jungle camp ng kalaban. Pero itong part na to medyo questionable para sa akin, yung decision ko na mag-bush check doon. Medyo crucial kasi at may bawas yung team namin at risky yung play na yun. Buti na lang hindi tayo na-punish. Pero kung sa susunod siguro, baka mas magandang hindi na lang natin masyadong i-risk yung ganung play kung wala tayong kasama. Na part ng laro na to, sinubukan ko nang i-suggest sa mga kakampi ko na mag-freeze lane kami. Ibig sabihin nun, huwag na naming atakihin yung mga creeps sa lanes namin para huwag nang umakyat yung creeps sa kalaban. At habang ginagawa yon, dito magsusubok na ulit kaming mag-lord. Papasok na ulit yung mga kalaban, so hindi ko alam kung ano mangyayari kasi nakalimutan ko na at nagko-commentate lang ako sa sarili kong laro ngayon. So ayan na nga, baba na ulit yung buhay ng Lord, pero makulit pa rin tong Kufra na to. Hindi ko alam kung igogo ko ba yung Kufra o babalikan ko tong Lord dahil ako yung core. Namatay na talaga ang sense ng paglalaro ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil core Jawhead ako. Ano bang uunahin ko? Gulo-gulo ng laban. Buti na lang napatay namin yung Eudora. Tapos ito na nga, nabahag exact pa rin namin yung Kufra. Ito, reset ng reset yung Lord. Baka kulit na siya. Kaya susubukan ulit namin siyang kunin dahil dalawa ang down sa kalaban. Isang mapapansin nyo na mali ko dun sa clan is ginamit ko yung retribution sa kalaban. Eh dapat naka-reserve sana yon para sa Lord. Buti na lang hindi ako na-punish dahil napatay namin yung dalawa sa kalaban. So dito habang nagpo-push yung Lord sa taas, nandito naman sa likod yung Kufra. Tingin ko okay lang na siya na yung inuna namin kasi kung hinayaan namin na nasa likod siya, baka magkamali pa kami o crowd control niya kami o mabigyan ng magandang set. So sinacrifice na namin yung Lord para mapatay na muna siya. Tapos tuloy lang ang pagkuha ng buff. Siguro itutuloy na lang namin yung push dito pagkatapos nito. Parte o stage na ng laro, maghahanap na tayo ng magkakamali na kalaban. Isang example na siguro dito yung Hayabusa. Mag-isa siya na nandito sa top lane. So susubukan naming habulin siya ni Pakito. Titignan natin kung magiging successful tayo. At yun na nga, na-sandwich na yung Hayabusa. Pero pag nag-stay siya sa gitna, pwedeng ma-burst down siya. Kaya ito, nagkaroon na ng clutch at inuna namin yung Selena. Dahil na-down siya, nabawasan na rin sila ng damage. Pati yung Dora na-down, bawas na rin ng damage nila yon. Buti na lang, meron talaga tayong immortality. At kahit na na-down tayo, ito ulit, buhay ulit tayo, parang zombie. At syempre dahil tatlo yung down sa kalaban, pwede kaming dumiretso sa base. Makikita nyo si Pakito. Ang ginagawa niya is hindi niya papauwiin si Hayabusa para mag-def. So free kami na i-hit na ang tore ng kalaban at yun na nga ang ikakapanalo natin sa larong to. Please like, comment and subscribe kung nagustuhan nyo video na to. Thank you and isang malaking happy earth.